Ang sarap sa pakiramdam kapag natupad mo yung mga pangarap mo. Yung tipong masayang-masaya ka sa paggamit mo sa mga mithiin mo. Mapapangiti ka na lang talaga at di mapapawi yung saya sa puso mo kapag ipinaranas na sa'yo ang matagal ng pangarap mo na biglang nagkatotoo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakabango talaga ng jacket na binigay ni Tito Paulo. Kahit nasa bahay na kami, di ko pa hinuhubad yung jacket. Ang bango kasi at ang sarap isuot. At pagkarating namin sa bahay nila Andy at Tito Paulo, edo, nagtungo na kami kaagad ni Andy sa silid niya. Kwentuhan na naman na walang katapusan. Di kami mauubusan ng mapag-uusapan. Pati nga mga chismis pinag-usapan namin. Kapag kasi nasa likuran na upuan ka sa classroom, maraming pwede mangyari. Maraming mga bagay ang masasaksihan mo. Mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga kabataang kagaya ko. May nag-aharutan, tapos may kain ng kain. May tulog at ang pinakamalupit sa lahat. Lagi may nagja-jack and boy. Promise, dayo pa sa classroom. Nakikita nga namin ni Andy, di lang namin pinapansin. Ang liit kasi. Hindi naman sa nanlalait ako pero maliit talaga. Pambata yung size. Natatawa na lang talaga kami sa mga ganyang eksena sa classroom namin. Sa paglipas nga ng oras ngayong gabi, alas madaling araw na nung matapos kami magkwentuhan ni Andy. At ang loko bago matulog, nag-jack empoy pa sa tabi ko. Napakaloko eh. Nakasanayan na daw niya yun. Kaya naman, pinanood ko lang siya. Best friend naman kami kaya di kami nagkakahiyaan. Wala nga ako nararamdaman na kahit ano sa pinagagawang kalokohan ni Andy. Pero siguro kung ang tatay niya ang magganito sa harapan ko, ay nako, baka mamatay ako sa sobrang saya. At nang matapos si Andy, ako pa yung nag-abot ng tissue sa kanya. Napaka-supportive best friend ko, diba? Ganyan dapat ang magkaibigan. Miko, ikaw ba ayaw mo? Wika ni Andy sa akin. Wala ako sa mood. Andy, bukas na lang. Wika ako naman. Ah, ganun ba? Tara na matulog. Wika ni Andy. Sige, tulog na tayo. Wika ako naman. Pero ang totoo, di pa talaga ako inaantok. Ay nako, naisip ko na naman yung tatay ni Andy. Naglalaro na naman ng mga kakaibang bagay sa imahinasyon ko. Kaya ito, nang makatulog si Andy, bumangon ako at susubukan kong sumilip sa loob ng silid ni Tito Paulo. Sabi kasi ni Andy, hindi daw nagsusuot ng kahit ano ang tatay niya kapag natutulog. Titingnan ko lang kung totoo. Ewan ko ba kung anong kalokohan yung mga naiisip ko. Kaya ito, tumayo ulit ako sa harapan ng pintuan ng silid ni Tito Paulo. Kinakabahan na naman ako. Itutuloy ko ba o hindi? Kaso mas malakas yung bugso ng damdamin ko na nagsasabing, sige, buksan mo na para makita mo. Parang may bumubulong ng ganyan sa isip ko. Pagkahawa ko, pinihit ko ng marahan. Hindi nakalak. Kaso kinabahan ako, parang di ko kaya.
Kaya ito, napatras talaga ako. Tapos, diretso ako sa kusina para makainom ng tubig. Para naman mahimasmasan ako sa kalokohan na naiisip ko. Bakit ba ako nakakaisip ng mga ganitong bagay? Sabi ko pa naman sa sarili ko na iiwasan ko na yung tatay ni Andy. Kaso eto, hindi ko kaya. Ang hirap umiwas. Para kasing habang mas tumatagal, lalong nagnanais ang bugso ng damdamin ko na makita ang bagay na pinakaasam ko. Makita ko lang talaga yun eh. Masayang masaya na ako. Kaya ito, habang umiinom ako ng tubig, nagulat ako nang marinig ko na parang bumukas ang pintuan sa silid ng tatay ni Andy. Agad akong yumuko at nagtungo ako sa may ilalim ng lamesa. Kainis, bakit ba ako nagtago? Naman no, lalabas sana ako sa ilalim kaso nang makita ko ang kalahating katawan ng tatay ni Andy na naglalakad sa kusina. Putang ina, nalaki talaga yung mga mata ko. Dito na lang muna ako. Di na muna ako lalabas. Parang biglang nasagot lahat ng hiling ko sa nakikita ko. Grabe. Habang palakad-lakad yung tatay ni Andy, animoy isa siyang barangay tanod na may dalang mahabang batuta. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Busog na busog talaga yung mga mata ko. At mas naging masaya pa ako kasi naman, naupo dito sa may lamesa yung tatay ni Andy. Mas nakita ko ng malino at malapitan ng lahat. Medyo madilim pero nakikita ko ng buong buo ang lahat. At ang tanging masasabi ko lang, OMG! Pinagpapawisan talaga ako sa mga nakikita ko. Para ako nauuhaw. Gusto ko nga sanang hawakan kaso baka masipa ako ng Tito Paulo. Hanggang sa ito, naglaro na siya ng Jack and Poy. Grabe, walang kasing saya yung nararamdaman ko. Nakatitig lang ako sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Sa bawat hagod, ay nag-aabang talaga ako ng ayuda. Grabe, di ko inaasahan na ganito. Masaya na ako. Sobrang saya. At habang pinapanood ko ang bawat pangyayari, nagulat ako nang biglang may tumalsik sa ulo ko pati sa mukha ako. Natalsik na ng kamandag. Buti tahimik lang ako. Tapos eto, pati bibig ko natalsikan. Medyo nalasahan ko tuloy. Parang matamis-tamis pala yung lasa nun. Parang gusto kong uminom ng ganun. Nagustuhan ko yung lasa pero kalma lang. Anong gagawin ko? Paano ko aalis dito sa ilalim ng lamesa? Buti na lang at umalis din kaagad si Tito Paulo. Nagbanyo siya saglit tapos diretso na sa kwarto niya. At ako naman, mabilis na bumalik sa silid ni Andy. Grabe yung pagtibok ng puso ko. As in, nakangiti lang ako habang nakahiga sa kama sa tabi ni Andy. Tapos eto, kumuha ako ng tissue. Alam niyo na siguro ang gagawin ko. Hindi ko na kailangan i-detalye kasi alam niyo na yun. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, walang kasing saya ang puso ko dahil natupad na talaga yung pangarap ko. Nakita ko na. Tapos, may natikman pa ako na matamis. Pero, parang gusto ko na mahawakan yun. Pero paano? Hindi kasi kompleto kapag nakita lang, dapat mahawakan din. Tapos, kapag inihain ay di talaga ako tatanggi na kainin ng masarap na nakahain. Pero, okay na muna yung ganito. Ang mahalaga ay nakita ko. Masayang masaya na ako. Baka lagi na akong mag-abang sa ilalim ng lamesa. Grabe, kung alam nyo lang yung nararamdaman ko.
Pwede na talaga akong mamatay, promise. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa lahat. Kaya ito, nung makatulog ako, yun din ang panaginip ko, pero kakaiba. Kasi naman nakaluhod daw ako sa harapan ni Tito Paolo. Nagdadasal. Nax, grabe yung panaginip ko. Kaso, bigla ako nagising. Para kasing may sumampal sa akin. Miko, gising na, uy. Binabangungot ka ba? Wika ni Andy. Ano ba yun, Andy? Naputol tuloy yung panaginip ko. Wika ako naman. Lo, mukhang masarap yung panaginip mo, ah. Wika ni Andy. Andy, pare, hindi lang masarap. Sobrang sarap, na pinakamasarap sa lahat. Wika ako. Lo, parang alam ko na yan. Tara na nga bumangon. Trick na yung araw, oh. Pati ang titi mo, trick na trick. Wika ni Andy. Napatingin tuloy ako kay Bulldog. Tama si Andy. Trick na trick nga. Kaya ito, bumangon na kami. Naunang lumabas si Andy, tapos ako. Pinakalma ko muna si Bulldog bago ako lumabas. At nung okay na, paglabas ko, nakita ko kaagad si Tito Paolo na nagluluto. Naka-boxer shirt lang siya. Naalala ko tuloy bigla ang lahat. Napapangiti tuloy ako. Basta, masaya ako. At muli ako maghihintay sa ilalim ng lamesa para makita ulit yun. Amigo, mukhang masarap ang tulog mo, ah. Wika ni Tito Paolo. Opo, masarap na masarap. Ang tanging sagot ko.